So dito nag-download na ako ng admin tools. Ito yung latest version, ito naman yung old version ng admin tools. Try muna natin yung admin tools na old version kung gagana pa rin siya dito sa ating modem. Ayan, i-load na natin. Once na-load na siya, balik lang tayo dito sa may taas, itong 3-dot na icon sa taas. Then, punta tayo sa pinakadulo. Ito, yung B312939 admin tool. So, kung mag-change band tayo from band 28 to band 41. So, ayan, nasa band 41 na ngayon siya. Sa mga nakaraang video natin tungkol sa admin access for B312939 Globe at Home Wi-Fi modem na mapapanood natin dito sa video na to, kung saan ay tinuro ko sa inyo kung paano pabilisin o hanapan pa ng mas maayos na bandwidth ng internet signal ang modem gamit ang extension program. Ang tutorial na to ay halos 2 years na ang lumipas at maraming pagbabago na ang nangyari sa program natin for admin access. Kaya tara at ating balikan ang tutorial na to upang sa ganun ay ma-update tayo sa bagong procedure ng pag-admin access ng modem na hawak natin ngayon. Itong nakikita nyo ngayon sa video, ito yung B312939 na modem na paggagamitan natin ng admin access. Take note, hindi gagana yung ating admin access sa ibang modem dahil nakadesign lang siya para dito sa B312939. Yeah. Pero dahil sa mga naunang video natin at na 2 years ago na naginawa natin, visit nyo yung ating YouTube channel, marami na yung mga nag-comment dito dahil karamihan sa mga issue nila ay hindi na daw gumagana yung admin access sa B312 na modem. So ngayon, ating i-review ulit kung working pa rin ba talaga siya or kung ano ba yung mga error na na-encounter ng ating mga subscribers. So mapakita natin kung working pa ba talaga o hindi na. At bakit yung iba sinasabi na hindi na daw working? Bali ngayon, computer muna ang gagamitin ko at subukan natin mag-open ng browser gamit ang Google Chrome. So, mag-new tab tayo. Then, dito sa may upper right corner, so dito sa may top right portion ng Chrome browser, i-click lang natin ang 3 dots tapos hanapin ang extension. Yan. Extension, then manage extensions. Ngayon, i-download natin ang old version ng extension file, which is, nandito lang yan sa my directory ko. I-check nyo na lang sa description ang link dito para ma-download nyo. Don't worry, safe ito, walang virus. So ayan, na-download na natin yung admin tools. Bali ito yung lumang version ng admin access tools na ginamit natin sa mga nauna nating tutorial. So, i-load natin ngayon para for the sake of this tutorial, maipakita ko sa inyo kung ano yung error. So, load unpack. Then, and admin tools. Then, select this folder. So, ayan. Ngayon, may error. Tingnan natin kung anong error. Manifest version 2. So, ang hinahanap niya na ngayon is yung version, yung higher version. Dahil yung manifest version 2 is deprecated. And support will be removed in 2023. Susubukan natin ngayon kung working pa ba yung admin tools na to. Dapat makikita na natin yan dito. Ito. Click natin to. Ayan. So, puro red pa. Ibig sabihin, di pa tayo connected sa Wi-Fi ng ating Globe at Home. So, bali ngayon, magkukonect tayo ngayon sa ating Globe at Home na B312939. So, ngayon, connected na tayo sa ating modem. Nasa likod lang din ng modem yung IP address na to. Ito yung default IP address sa lahat ng mga Globe at Home na mga modem. Kung babalik tayo dito sa ating admin tools, so kung kanina ka-red sila pareho, yung icon para sa router, then yung icon para sa users, yung users icon, pareho pa silang naka-red.
Pero mapapansin nyo ngayon dito, naka-green na yung icon sa router. Ibig sabihin yan, connected na tayo sa ating modem. Hindi pa mag-work yung pag-change ng band dito sa may taas dahil hindi pa tayo naka-login. Take note kung saan naka-install yung admin tools, kung anong browser na-installed yung admin tools, doon din dapat tayo magla-login. The same browser ang gagamitin. Okay? So, magla-login tayo. Yung username nito tsaka yung password, default lang sila pareho. Nasa likod ng modem, yung default username at default password para sa pag-login ng modem. Magkaiba yung password para sa Wi-Fi at yung password sa pag-login. Magkaiba sila. So, basahin nyo maigi sa likod ng modem nyo. Merong doon sticker kung ano yung username at yung password sa pag-login ng dashboard. Ngayon kung napalitan nyo na yung password ng inyong modem, yun yung ilalagay nyo. Ngayon kung nakalimutan nyo ulit, so madali lang, kailangan nyo lang i-reset yung modem. Sa likod ng modem, may makikita kayo doong reset button malapit sa may 12DC jack. So, yung butas na yon dito, susunditin nyo lang sa loob ng 3 seconds. So, bali long press siya, then after ng 3 seconds na naka-long press, then tsaka nyo nabitawan. And with that, magre-reset yung inyong modem. So, babalik siya sa factory default. Yung default yung username at password na makikita dito sa likuran ng inyong modem. So, balik tayo sa ating computer. Ngayon, nakalagin na tayo. Mapapansin yung nakalagin na tayo. Open natin ulit yung ating admin tools, which is yung older, ito yung older version ng admin tools natin. So, napansin nyo, parehong green icon na siya. Okay? So, dapat naka-green yung icon sa router, naka-green din yung icon sa user. Ibig sabihin, connected ka sa modem mo, then naka-login ka sa dashboard ng modem. Ngayon, try natin mag-change band kung mapapalitan yung frequency, band frequency ng modem. Ayan, so makikita nyo ngayon, naka-full bar yung modem natin. Kung tatry kong palitan to, kiklik ko yung 41, dapat magkakaroon dito ng response sa signal indicator ng modem. Tingnan natin kung umuubra pa. Ayan. I think gumagana pa yung admin tools natin. Although, sinasabi sa error na dun sa yung error na manifest version 2 deprecated. So, kahit deprecated siya, gumagana pa rin naman yung ating admin tools. Ngayon, para ma-confirm natin, try natin pa sa ibang band 40. Ayan, nag-change to 40. So, i-check natin sa dashboard ng modem kung nasa band 40 ba siya ngayon. Punta tayo sa system settings. And, device information pala. Ayan. So, yung PCI number, ito yung indicator natin kung anong band frequency siya. Naka-activate ngayon. Open natin yung ating admin tools. Yung PCI number is 203. Yung cell ID, 03346101. So, papalitan natin ngayon dito sa 28. Tingnan natin yung magbabago dito sa ating modem. So, ngayon yung PCI 148, cell ID 03310371172. So, i-refresh natin ito. 148, then 03310371172. So, I think working pa naman yung admin tools, although may issue dun sa manifest version 2. So far, working naman siya.
Hindi ko lang alam bakit yung iba sinasabi na hindi na daw ito working. Ngayon, itry natin i-download yung version 2 natin dito. I-remove ko yung existing natin na ito. I-remove natin ito. Then, mag-install tayo ng panibago. Which is yung latest na nakaset na siya sa manifest version 3 na hindi na deprecated yung manifest library natin. Ito yung older version ng admin tools, tsaka ito naman yung latest. Yung pagkakaiba lang nila, select folder, yung pagkakaiba lang nila is hindi na deprecated yung latest version. Credit pala ito kay Chris Lacunsay, siya yung nag-develop ng admin tools na to. So, try natin kung working ba yung latest. Ayan. Ito na yung ngayon yung latest. Nakita nyo. Nakatag na kay Chris Lacunsay. So, i-click natin tong band 28. Or sa band 3. Yung antenna settings nito, pwede rin yung mapalitan. Pwede yung iset sa auto, or sa internal, or sa external. Ang modem na to ay merong, ay pwedeng lagyan ng external antenna. Bubuksan nyo lang sa likod yung maliit na cover. Then, ito yung isang port para sa antenna. External antenna. So, kung isiset nyo sa auto yung modem, mag-auto-detect yung modem. Kung may naka-connect na external antenna, mag-change sa external mode yung antenna ng modem. Ngayon, kung hindi connected yung external antenna, automatic ipipiliin niya yung internal antenna. So, ganun lang yon. So, I suggest naka-auto yung modem nyo. Bali, kung hindi pa kayo nakakapag-install ng Kiwi Browser, yung Kiwi Browser yung ating gagamitin sa paggamit ng admin tools, hindi yung Google Chrome or Mozilla Firefox or Microsoft Edge or yung default browser ng cellphone nyo. Dahil so far, si Kiwi Browser pa lang yung may kakayahan na mag-install ng mga extension tools sa kanyang browser. So, pupunta lang kayo sa may Play Store, then type nyo lang Kiwi and Browser. So, ayan. So, kung hindi nyo pa na-install yung Kiwi Browser, ganitong-ganito yung itsura niya, mag-install kayo niyan. Kasi, yan yung gagamitin natin para dun sa admin tools. Pagtapos na kayo mag-install ng inyong Kiwi Browser, i-open nyo lang yung browser na yan. Then, actually, baka ang iba sa inyo is naka-off pa yung developer mode at yan yung makikita nyo. Ngayon, magtataka kayo kung nasaan doon yung mga button para ma-load yung admin tools. Enable mo lang yung developer mode. Ayan. So, paano makapunta sa may extension? Ang gawin nyo lang is dito sa may taas, makikita nyo yung tatlong button. Pindutin nyo lang yan. And marami na kayo makikita dito. At marami kayo dito makikita ang mga iba't ibang option. So, maglo-load tayo ngayon ng ating admin tools. Punta lang tayo sa may extension. So, kung ganito yung makikita nyo ngayon sa cellphone nyo, bali yung app, may mga apat na button dito. Ngayon, ang kailangan natin ma-load is yung admin tools na .zip pa yung format.
sa computer, ang ginawa natin, yung .zip na file is in-extract pa natin para makuha natin yung specific folder ng ating admin tools. Dito sa cellphone, iba ang gagawin natin. Yung na-download natin na admin tools na naka-zip, hindi mo na kailangan i-extract. Iliload natin yan diretso. Itong button na to, itong from.zip slash .crx slash .user.js. Ito. Pipindutin natin to. Pag napindot na natin yan, pupunta yun doon sa kung nasaan yung ating admin tools. So, dito, nag-download na ako ng admin tools kanina. Ito yung latest version. Ito naman yung old version ng admin tools. Try muna natin yung admin tools na old version kung gagana pa rin siya dito sa ating modem. So, i-click ko lang yung admin tools na to, yung old version. Ayan, i-load na natin. Once na-load na siya, balik lang tayo dito sa may taas, itong 3-dot na icon sa taas. Then, punta tayo sa pinakadulo. Ito, yung B312939 admin tool. Makikita natin yan sa pinakadulo ng mga option dito. So, ayan. So, mapapansin nyo, pag disconnected ako sa ating modem, i-off ko yung wifi ko, then i-refresh ko yung admin tools, so naka-red yung router na icon. Ayan, naka-red siya. So, ibig sabihin yan, disconnected tayo sa ating wifi. So, kukunik ulit ako sa ating modem. Ayan. Connected ulit tayo. Then, refresh ko lang siya. Ayan. Connected tayo ngayon. So, mapapansin yun, naka-green, naka-red yung user icon. Ibig sabihin yan, connected na tayo sa ating modem, pero hindi pa tayo naka-login sa kanyang dashboard. And take note guys, yung ating admin tools naka-installed sa Kiwi browser. Once na mag-login tayo sa dashboard ng ating modem, ang gagamitin din natin sa pag-login is yung Kiwi browser, hindi yung ibang browser, hindi yung Chrome, hindi yung default browser ng phone mo. Dapat yung Kiwi browser. So dito sa Kiwi browser sa taas, may plus sign. Pindutin natin yan para mag-create ng panibagong tab. Ayan. Then i-type natin yung default IP address ng ating modem para ma-open natin yung dashboard niya. So, 192.168.254.254. So, go. Then, mga ilang segundo lang, maglo-load na yung website ng ating dashboard. So, ayan. So, ito yung makikita nyo. I-zoom nyo lang para makita nyo yung mga text. So, ang gagawin natin, maglalagin tayo ngayon. So, nakasave na sa phone ko yung default username ng modem. Then, verify ko lang. Ayan. Ayan, nakalagin na tayo. So, ayan. Connected na tayo sa ating modem. Nakalagin na rin tayo. Balik tayo doon sa ating admin tools. Dalawang paraan para bumalik doon sa ating admin tools. Click mo lang to. Then, sa dulo, yung text na B312939 admin tools. Or di kaya, since na-open na natin kanina, click ko lang tong square sa may bandang taas para piliin ko yung mga tab na na-open natin kanina. So, ito yung current tab natin ngayon kung saan nakalagin tayo sa ating dashboard. Ito naman sa likod yung previous tab kung saan gamit natin yung admin tools. So, ayan. Refresh natin. Ayan. So, kulay green na yung router at saka yung user icon. Ibig sabihin, connected tayo sa ating modem at the same time nakalagin na tayo sa ating admin dashboard ng ating modem. So, since connected na tayo,
pwede na natin mapalitan yung band ng modem or di kaya yung antenna settings ng ating modem. Palitan natin ng band. Let's say, ngayon nasa band 3 siya, PCI 236. Para makonfirm natin nasa band 3 yung ating modem, balik tayo dun sa ating dashboard ng ating modem. Ayan. Then, advance. Then, system. Then, device information. And, yan. PCI 236. So, PCI 236. Oops. Admin tools. PCI 236. So, palitan natin. Gawin nating band. Ngayon, band 3. Gawin nating band 40. So, mapapansin nyo yung modem. Nag-restart din yung signal indicator. Then, naging band 40 na siya. Yung PCI is 136. So, let's say kung 136 pa yung ating yung nasa dashboard ng modem. I-refresh lang muna natin to. Ayan. PCI 136. So, confirmed na working pa rin yung oldest version ng admin tools. And take note guys, ito ha, every time na gumamit kayo ng admin tools tapos mag-change band kayo, mawawala yung internet ng modem. Yung internet signal. Huwag kayong magpanik. Ang gawin nyo lang, i-restart nyo yung modem. Once na nakapagpili na kayo ng magandang signal, let's say magandang signal dito sa area ko. Ayan. Ito guys, isa ito sa mga paraan para makapili ka ng magandang signal sa lugar nyo. Pero hindi ito assurance na bibilis yung internet nyo. Although may chance na makahanap ka ng mabilis na internet connection. Balik tayo dito sa ating admin tools. I-remove natin ngayon yung older version ng admin tools. Install natin ngayon yung latest version na manifest version 3. So, remove natin to. Then, i-close ko ibang tab. Ayan, isang tab lang ngayon naka-open. Ngayon, i-load ko ngayon yung latest version ng admin tools, which is ito. So, ayan. So, para makonfirm natin na yan na yung latest version, balik tayo dito. Pindutin nyo lang sa gilid. Tapos ito. Then, ngayon, nakatag na kay Chris Lacunsay. Tapos, nakared pa tayo dahil yung phone ko connected sa ibang wifi. So, kukonnect lang ako ulit ngayon dito sa ating modem. Ito. Yan. Connected na ulit tayo. Then, mag-green. Mag-green yung ayan. Yung router icon na green. Pero, kahit anong pindot natin dyan, hindi pa yan magbabago kasi hindi pa tayo nakalagin sa ating modem. So, login ulit tayo. The same browser ang gagamitin. Ayan, nakalagin na tayo. Balik ako doon sa ating admin tools. Ayan. Pareho ng green icon, yung router icon, tapos yung users icon. So, ibig sabihin yan, pwede na natin makontrol yung modem. So, kung mag-change yung band tayo from band 28 to band 41. So, ayan. Nasa band 41 na ngayon siya.